Amen. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon sa patuloy na biyaya, buhay, kalakasan, at patuloy na tinatawid tayo ng Panginoon sa pang-araw-araw nating buhay. Bago po tayo magsimula po ng ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po muna umawit sa Panginoon. I worship you, Almighty God. Hallelujah. Praise. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, all friends of peace. That's what I want to do. I'll give you praise. Lord, you are my righteous hand. I worship you, God. There is none like you. I worship you. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you. It's what I want to do. I'll give you praise. Hallelujah. Lord, you are my righteous name. I worship you. Yes, Lord. Hallelujah. Mighty God, there is none like you. I worship you. Yes, Lord, hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. There is none like you. I worship you. I want to do. I'll give you praise. Yes, Lord, hallelujah. Lord, you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I'll give you praise. I'll give you praise. Lord, you are my righteousness. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. I worship you. I worship you. God, there is none like you. I'll give you praise. Lord, you are my righteousness. I worship you. There is none like you. There is none
like you. There is none like you. Hallelujah. We praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Your glory to be. Hallelujah. Your glory to be praised, O God. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po kayo, O Diyos. Purihin po kayo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maraming maraming salamat po, O Diyos, sa inyo ngayong umaga, O Diyos. Hallelujah. 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 Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat, O Diyos, sa umagang ito, sa patuloy na kalakasan, pagpapala, biyaya, patuloy na ginagawa sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa panibagong pagkakataon na patuloy na mapangunahan niyo kami, O Diyos, ngayong umaga, ngayong maghapon, Panginoon, na patuloy na kayo ang magbigay sa amin ng direksyon, Panginoon. Hallelujah. Nang gabay, O Diyos, sa bawat araw, Panginoon, at sa maghapon po na ito, sa araw na ito, O Diyos. Salamat po, Panginoon. At dalangin namin, O Diyos, na mga salita na patuloy namin na pag-aaralan ang inyong mga salita, Panginoon, ang inyong biyaya, ang inyong karunungan, Panginoon, ay makuha namin ngayong umaga, maging magsilbing paalala, magsilbing gabay, Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at patuloy po namin ibinabalik sa inyo ang pinakamataas na papuri po sa salamat sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Pagpapala po at biyaya ng Panginoon ay sumagana po sa bawat isa po sa atin. Tayo po ay mag-aaral po ng salita ng Diyos. Ang ating pong pag-aaralan ay definitely bear much fruit. Ayan. Talagang dapat ay magbunga. Talagang dapat ay namumunga. Purihin ng Panginoon. Sa aklat po ng John, chapter 15, verse 5. Kunin ko po dito, John chapter 15, verse 5. Ang sabi po dito, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siya'y nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Sabi po dito, I am the vine and ye are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me, you can do nothing. Ano? Sabi po doon ay, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Dito po sa talatang ito ay marami po tayong makukuwang reminders, paalala, lesson po na pwede po nating matutunan. Alam na po nating lahat na dahil lang po talaga sa Panginoon at wala na pong iba. Sa lahat ng bagay, sa bawat araw ng ating buhay, sa bawat achievement po natin, sa bawat nangyayari po sa atin, ito po ay dahil lang sa biyaya ng Panginoon. Ano, sa Kanya lang po. Ano, sa Kanya lang po ang lahat ng kapurihan. So, tingnan po natin yung talata. Sabi po doon, I am the vine and you are the branches. Sabi po rito, number one, to emphasize the importance of remaining in fellowship with Him. Napakahalaga po, una, lesson number one, napakahalaga po na makita natin ang kahalagahan ng ating pakikipag-ugnayan, ng ating pakikipag-fellowship sa Panginoon. If you remain in me and you and I, sabi po doon, yun yung una, no? To bear much fruit. At ang, ano, kung titignan po natin yung ating pong nakalagay dyan, definitely, talagang dapat nagbubunga. Kapag ang isang tao po ay nakakonect sa vine, tayo bilang branch, nakakonect tayo sa vine, ang assurance po ng Panginoon dito, you bear much fruit, tiyak na magbubunga. Ano po? Kasi ang totoo, ang pagbubunga po, lalo na sa sanga, ay hindi dahil sa sanga.
Dahil po yan sa vine. Dahil po yan sa puno. Kaya lang po tayo makakapamunga at magbubunga ng sagana ay dahil hindi po dahil sa ating sarili. Ito po ay dahil lamang sa Panginoon. So ang dahilan para po tayo magkaroon ng bunga at maraming bunga o mayabong na bunga, ang dahilan lang po nito ay kailangan nakakonect tayo sa vine. Nakakonect po tayo. So ipinapakita po ng talata, ine-emphasize po ng talata na ito yung importance of remaining fellowship with Him. Yung ipinapakita po ng talata ngayong umaga na ang kahalagahan na meron tayong pakikipag-ugnayan, pakikipag-fellowship sa Panginoon sa pamamagitan po ng ilang mga bagay. Number one, reading the Word of God, studying the Word of God, praying, talk with Him, and worshiping. Kapag ginagawa po natin itong mga bagay na ito, napapanatili, na-maintain po natin yung ating fellowship with Him. At alam mo, ang pangako ng Panginoon, kapag nakakonect tayo, kapag we have fellowship, intimate relationship with Him, definitely produce much fruit. Tiyak may progress po ito sa buhay ng isang mananampalataya, sa buhay ng isang Kristiyano. Kapag po tayo ay nakakonect sa vine, nakakonect tayo sa Panginoon. Ulitin ko po, ano po yung lesson number one? Sabi doon, vine and the branches. Kapag nakakonect, sabi po doon ay magbubunga. Kaya pinapakita po noon yung lesson number one, to emphasize the importance of fellowship with Him. Kapag meron po tayong fellowship sa Panginoon, intimate relationship or fellowship with Him, reading the Word of God, studying the Word of God, praying, worshiping, or listening to the Word of God, ang sabi po doon, you definitely bear much fruit. Amen. Alam niyo po, sabi doon sa isang talata, hindi babalik ang salita ng Diyos ng walang bunga. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesus. Tingnan niyo yung pangako doon. Hindi mawawalan ng kabuluhan ng salita ng Diyos. Every time we hear the Word of God, every time we listen to the Word of God, every time we pray, every time to worshiping Him, automatically, may nangyayaring magandang bagay sa atin. Ano po yon? Ang unang pangako ng Diyos ngayong umaga, you definitely bear much fruit. Magbubunga po tayo. Tandaan natin, ang pagbubunga natin ay hindi nakabatay sa atin. Hindi kaya ikaw ay magbubunga, hindi kaya ikaw ay lalago, ay dahil ikaw ay magaling. Hindi dahil ikaw ay matalino. Hindi dahil ikaw ay malakas. Hindi dahil ikaw ay sagana, kaya ka magbubunga. Kaya ka magbubunga ay dahil sa Panginoon. Kaya ka magbubunga kasi ikaw na sanga ay nakakonect sa Panginoon. Ano po uli yung lesson number one doon? Ibig sabihin ng connect with Him, vine and branches, connect with one another. Ibig sabihin po noon yung fellowship with Him. Kaya every day na re-read tayo ng Word of God, we listen to the Word of God, praying with Him, worshiping with Him, na napapakita natin, nakikita natin yung fellowship with Him at ang pangako ng Panginoon doon, definitely, you bear much fruit. Purihin ng Panginoon, di lang fruit, much, talagang sagana, maraming bunga. Amen? Kaya kapag ang isang tao po ay meron siyang fellowship with Him, meron siyang fellowship with Christ every day, eh imposible po ito na hindi magbubunga. Imposible po na hindi magkakaroon ng progress. Amen? Dahil ano po yung number two, lesson number two, the Lord give assurance that they will definitely produce fruit if they maintain fellowship with Him. Ano po, yung una, lesson number one, emphasizing the importance of remaining fellowship with Him. Ano po yun? Reading the Word of God, studying the Word of God, listening the Word of God, praying, worshiping, lahat ng may kinalaman patungkol sa Panginoon, nagpapakita ito ng fellowship with Him. Lesson number two, ano po ang magiging bunga? The Lord give assurance that they will definitely produce faith if they maintain fellowship with Him. Kaya hindi po mawawalan ng kabuluhan ang pagbabasa natin ng salita ng Diyos araw-araw. Hindi mawawalan ng kabuluhan
ang gagaya po ng ginagawa natin tuwing umaga, ang devotion, pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing umaga. At hindi nawawala ng kabuluhan lahat ng ginagawa nating pananalangin, pag-awit, pagsamba, pag-aaral. Alam niyo, ang dami po nating devotion, napakaganda. Meron pa tayong pang alas tres at maraming bagay na tayo, every time na tayo nakikinig ng salita ng Diyos, tiyak ang pangako ng Panginoon, ang assurance ng Panginoon, definitely produce much fruit. Tiyak ito na magbubunga. Ibig sabihin, yung ginagawa nating mga bagay na pakikipag-fellowship at ugnayan sa Panginoon, may mabuting bunga po ito sa atin. Purihin ng Panginoon. Unless na hindi ka na nakakonect sa puno, sa vine. Ang sabi po doon, ipanggagatong ka na lang, ikaw ay hindi ka na nga magbubunga, matutuyo ka pa. Hindi ka lang matutuyo, tiyak sa gatungan ng ating hantungan. Pagka sa fire, sa apoy, tiyak ang sabi doon, lahat ng bagay ay mapupugnaw. Kaya sayang. Kaya sabi doon, I am the vine and you are the branches. If you remain in me and I in you, definitely you bear much fruit. So lesson number one, emphasizing the importance of fellowship with Him. Him alone be the glory. Sa Kanya lang talaga kung bakit tayo makakapamunga. Number two, they give the assurance that they will definitely produce fruit if they maintain fellowship with Him. Purihin ang Panginoon. When branches abide, they bear much fruit. Tiyak po ito. Ito yung pangako. Kapag tayo talaga ay nakakonect sa Panginoon, kapag tayo may fellowship with Him, tiyak na ikaw ay magbubunga. Amen? Tiyak. Bakit? Kasi ang pagbubunga mo ay hindi nakabatay sa atin. Ay, ako, hindi ako ganito, ganyan, hindi ako ganyan. Ang pagbubunga natin, nakabatay po ito sa puno, sa Panginoon. Lahat ng kailangan ng sanga para siya'y magbunga, lahat ng nutrients na kailangan ng sanga para siya'y magbunga, ay isusupply ng puno. Kaya ang sabi doon, napakalagang bagay every day ng ating buhay. Bawat araw ng ating buhay, bawat oras, bawat linggo, bawat buwan, hindi mawawalan ng kabuluhan, hindi mawawalan ng bunga kapag tayo po ay merong fellowship with Him. Dahil ang assurance ng Panginoon, ang assurance ng Diyos, they would definitely produce fruit if they maintain fellowship with Him. Purihin ang Panginoon. Branch by itself cannot produce fruit. Tandaan po natin yan. Branch by itself cannot produce fruit. Hindi niya kaya. It needs the divine, the vine. Not we, but our Lord. Kaya tayo, hindi natin kaya makapamunga, makalago ng ating sarili lamang. Kundi kailangan natin ng puno. Hindi dahil sa ating sarili, kundi dahil sa Panginoon. Not we, but our Lord Jesus Christ. Amen. Kaya sabi po ng ating kapatid, sabi doon, napakagandang bagay sa 1 Corinthians chapter 15:58, immovable. Hindi tayo makikilos. Kaya alam nyo, kapag ka po ang isang tao ay malago, kapag ang mananampalataya po ay mabunga, kahit na anong gawing bato sa kanya, kahit na anong problema ang dumaan sa kanya, mananatili siyang matatag. Lahat ng bunga ng paglilingkod, pananampalataya, lahat ng kailangan natin, anong sabi doon? Isusupply ng Panginoon. Kaya pag may dumating sa atin na anumang bagay na hindi ka nais-nais, tiyak, kaya nating magtagumpay. Ngayon pa lang, mapipredict na natin kung anong kahihinatnan kapag may dumating sa ating mabibigat. Why? Dahil tayo po ay mabunga. Dahil tayo po ay malago. Ulitin ko po, hindi po ito dahil sa atin. Hindi po ito dahil sa atin. Ito po ay dahil lang sa Panginoong Jesus. Sa Panginoon lang po talaga. Kaya sabi po dito, napakaganda. If you remain in me and I in you,
I am the vine and you are the branches. Makikita po natin dito, talagang ini-emphasize ng Panginoon, you are the branches and I am the vine. So ako lang talaga. Ako lang talaga. Sa Panginoong Jesus lang talaga. Wala nang iba. Amen? Wala nang iba. Napakagandang bagay po nito. Na atin pong maging paalala, alam ko po, ito po ay naituturo na po sa atin. Ito po ay nadadaanan na po natin. Ito po ay naririnig na natin palagi. Pero maging paalala po sa atin ngayong umaga, na tiyak na kapag ang isang tao ay nakakonek sa puno, magbubunga. Ang masakit, kapag hindi nagbubunga. Ang sabi po ng talata, kapag hindi nagbubunga, tiyak hindi nakakonek sa puno. Dahil ang pangako ng Panginoon, kapag nakakonek ang sanga sa puno, tiyak ito'y magbubunga. Eh paano po kung hindi nagbubunga? Paano kaya yon? Hindi nagbubunga, baka hindi nakakonek. Amen? Eh ang sabi po rito, kapag tayo ay nakakonek sa puno na tayo bilang sanga, sabi dito, definitely, talagang tiyak na alin po, magbubunga. Hindi lang basta bunga, kundi magiging mabunga. Ang sabi po itong salita ng Diyos, bear much fruit. Amen. Urihin ng Panginoon. Basahin ko po yung 6. Kung ang sino man ay hindi nanatili sa akin ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga iyahagis sa apoy at mga susunog. Kaya ang sabi sa verse 7, kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin niyon sa inyo. Purihin ng Panginoon. Napakagandang bagay. Bakit po? Kasi mabunga na po tayo eh. Ibibigay ng Panginoon. At ang sabi po doon, kapag hindi kayo nananatili sa akin, sa verse 6, siya raw po ay itatapong katulad ng sanga na matutuyo at igagatong. Mawawalan. Pero alam ko, alam niyo mga kapatid, napakaganda ngayong umaga yung basic na sinasabi ng salita ng Diyos, matutunan natin. Kapag tayo ay nakakonek sa Kanya, kahit paanong hirap, kahit paanong sitwasyon, kahit paanong problema mo, kahit pagaano kabigat ang problema mo, kahit pagaano yung mga isipin mo, kahit pa maraming bumabagabag sa iyo, kapag ikaw ay nakakonek sa Panginoon, ang pangako ng Diyos ngayong umaga, magbubunga, hindi mawawala ng bunga. Yun ang isang magandang bagay. May magandang mangyayari. Tiyak at tiyak na magbubunga. Kahit paano yung hinaharap mo, kahit paano yung sitwasyon mo, tiyak na ito'y magbubunga. Amen? Merong pangako talaga ang Panginoon dito. Tiyak. Hindi mawawalan ng kabuluhan. Tiyak. Tiyak na tiyak. Definitely, you bear much fruit. Kaya, kapag tayo po ay nakakonek sa Kanya, yun ang pangako ng Panginoon. Amen? Ulitin ko lang po. Lesson number one, yung ini-emphasize ng Panginoon, I am the vine and you are the branches. Number one, to emphasize the importance of fellowship with Him. Reading the Bible, listening to the Word of God, studying the Word of God, praying, worshiping, sharing the Word of God. Lahat po ng ito ay nagpapakita ng fellowship with Him. Lesson number two, the Lord gave assurance that they would definitely produce fruit if they maintain fellowship with Him. If we maintain fellowship with Him. Kaya yung ginagawa po natin, isang magandang bagay, mga kapatid, yung ginagawa po natin na pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, hindi po ito nawawalan ng kabuluhan. Tiyak, ito po ay may kapalit na bunga o purihin ng Panginoon. Amen? Purihin ng Diyos. Sabi dito, the branches, they dependent to the vine to produce fruit. Ang pagbubunga po pala talaga ay nakadepende lang talaga sa vine. Hindi po ito nakadepende sa atin. Kaya napakagandang bagay na lagi nating unahin ng Panginoon sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay. Unahin natin ang Panginoon. Amen? You are the branches and I am the vine.
You bear much fruit, not because you are a branches. You bear much fruit because of the vine. Nakakonect tayo sa puno. Nakakonect tayo sa Panginoon. Ano ibig sabihin ng connect? Ang ibig sabihin po noon, may tama tayong kaugnayan, may tama tayong fellowship with Him. Tiyak po ito na ito po ay magbubunga. Purihin ng Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid na kasama natin ngayong tuwing umaga sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. Dahil every time po na tayo nag-aaral, nakikinig ng salita ng Diyos tuwing umaga, hindi man tuwing umaga, sa lahat ng bagay, sa church, sa Bible studies, sa mga iba pang devotion natin, tiyak po ito na ito ay magbubunga. Purihin ang Panginoon. At yun ang napakagandang bagay. Yun ang napakasarap isipin. Masarap sa pakiramdam. Sabi doon, tiyak na ito ay magkakaroon ng maraming bunga. Ano? Ito ay magkakaroon ng maganda. Automatically, yung bunga ay magpapakita ng kalaguan sa isang sanga. Ibig sabihin, kapag ang isang sanga ay nagbubunga, hindi lang po ito nagpapakita ng kagandahan sa kanya, kundi ito po ay nagpapakita rin ng kanyang kondisyon. Ano po yon? Ano po yung kondisyon na ipapakita na itong sanga na to ay healthy? Amen. Itong sanga na to ay talagang maganda ang kondisyon. Nagbubunga. Ano, nakikita natin na itong sanga na to talagang punong-puno ito ng nutrients na kailangan niya, sapat para sa kanyang pagbubunga. Para sa kanyang bunga. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya magandang bagay po, yung bunga, kung pinag-aralan natin, hindi lang ito magiging maganda para makita lang yung ganda ng bunga, kundi ito po ay nagpapakita rin po ng kondisyon ng isang sanga na ipapakita rin po nito ang pagiging healthy. Amen? Kaya nga sabi doon sa ano, puputulin talaga eh. Kapag hindi na healthy, ano, kuha lang ng kuha ng ano. Pag hindi na healthy, anong gagawin? Puputulin. Anong susunod? Matutuyo. Anong susunod? Itatapon. Ang ibig sabihin lang po noon, ang sanga na hindi nabubungay, sayang. Amen? So, I am the vine and you are the branches. So, to emphasize the importance of remaining fellowship with Him, number two, the Lord give assurance that they will definitely produce fruit if they maintain fellowship with Him. Amen? Purihin ang Panginoon. Number three, branch by itself cannot produce fruit. It needs the divine or the vine. Not we, but our Lord Jesus Christ. Amen? Napakaganda. So, lahat ng bagay, hindi dahil sa atin, kundi dahil lang sa Panginoon. Purihin ang Panginoon at binabati ko po ang bawat isa na kasama natin ngayong umaga at makakasama pa at makakapanood pa nito. Purihin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. Lahat ng ginagawa po natin, pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing umaga at pakikinig, ito po ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Ito po ay tiyak. Ang sabi ng pangako ng Panginoon, tiyak, tiyak, definitely, you bear much fruit. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, salamat po o Diyos sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita. Tunutunay nga, Panginoon, na dahil lang po sa inyo, Panginoon, kayo lang talaga ang may kakayanan, o Diyos, na kami po ay magkaroon ng bunga, Panginoon. Kaya matutunan namin, Panginoon, sa pang-araw-araw naming buhay na maging dependent kami sa inyo, o Diyos. Lagi kaming nakarely po, Panginoon, sa inyo. Lagi kaming nakakonek yung fellowship namin sa inyo, Panginoon, ay hindi mawalan ng kabuluhan, o Diyos. Yung fellowship namin sa inyo, Panginoon, ay tiyak na magkakaroon po ito ng kabuluhan, o Diyos. Kaya, lagi kaming magsika, Panginoon, sa anumang paraan, sa anumang bagay, kami makapanalangin, Panginoon. Kami makapag-aral ng inyong mga salita. Kami makapakinig ng inyong mga salita. At dalangin namin, Panginoon, yung bawat salita namin na naririnig, bawat salita namin na napag-aaralan at natututunan, Panginoon, ito po'y magkaroon ng bunga, Panginoon, sa buhay ng bawat sa amin. At yun po ang inyong pangako, Panginoon. At anuman ang status ng aming paglilingkod, kalagayan naming pananampalataya, antas ng aming pananampalataya, ang inyong pangako, tiyak, Panginoon, kapag kami nakakonek sa inyo, kami po'y magbubunga.
Maraming salamat po, Panginoon, ngayong umaga, amin pong dalangin. Kung meron kami, O Diyos, na kasama ngayong gabi na merong malaking problema o anumang problema, Panginoon, malaki man o maliit, O Diyos, amin pong itinataas sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah, hallelujah, in the name of Jesus, tutulungan tayo ng Panginoon, hallelujah, sa pangalan ng Panginoong Jesus. At kung meron man sa amin, Panginoon, ngayon, na merong mga karamdaman, mga kapatiran, Panginoon, mga mahal sa buhay, O Diyos, amin pong inilalapit sa inyo, kayo ang aming dakilang manggagamot, Panginoon. Wala pong imposible sa inyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, we declare, Panginoon, ang kagalingan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga pangangailangan ng inyong mga anak. Sa maghapon, O Diyos, kayo ang aming great provider, Panginoon. Hallelujah. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, we declare, Panginoon, ang patuloy na pagkilos, patuloy na pagbiyaya, patuloy na pagpapala, Panginoon, sa lahat ng pangangailangan ng inyong mga anak, O Diyos. Dalangin namin, O Diyos, ang traveling mercy para po sa lahat ng kasama namin, O Diyos, mga kapatid, san man sila dumako, Panginoon, anumang mode of transportation ang gamitin nila sa maghapon, amin pong dalangin ang inyong divine protection, Panginoon, at traveling mercy ay igawad po ninyo sa lahat po ng narito, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, at nagdideklara kami, O Diyos, ngayong umaga ng kalaguan, Panginoon, sa kalaguang paglilingkod, Panginoon, bunga ng pagkakonek namin sa inyo, bunga ng pagpe-fellowship namin sa inyo, we declare bearing much fruit, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus, in the name of Jesus. Sa inyo po namin patuloy na ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa mga pangyariang pangalan ng Panginoong Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin ang Panginoon, to God be the glory po. Definitely, you bear much fruit. Pagparain po tayo ng Panginoon. To God be the glory po.